kababayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Sinisisi po ng pamilya ng 23 anyos na Ginang ang pagkamatay nito at ang sanggol nasa sinapupunan niya dahil umano sa kababayaan ng isang ospital sa Taguig. Posible namang mapasara at makasuhan ang ospital kapag napatunayan meron nga silang kapabayaan. Narito po ang aming report. Manganganak dapat noong 23 anyos na ginang na si Paula Silvestre kaya dinala ito sa Cruz Rabe Maternity Hospital sa Taguig City nitong 21 ng Disyembre ng nagdaang taon. Pero habang naka-confine, bigla raw nag-ibang pakiramdam ng pasyente matapos itong maturukan ng antibiotic ng isang nurse sa naturang ospital. Nakita ko na parang may puti na lumabas na kaunti dun sa kung saan siya nag-skin test. Bilis na pangyayari kasi paalis pa lang yung nurse, so galing siya sa right side, paalis pa lang siya, papunta siya sa pintuan, palabas, nakataligod na siya. Then sabi bigla ni Pao nung umupo siya bigla, nurse, naupo siya, nurse, normal ba itong naramdaman ko? Maya-maya pa mas matindi na ang naramdaman ng pasyente. Ang nangyari, nahihirapan siya huminga. Nang umabot sa time na nag-violate yung buong katawan niya, as in buong katawan niya na bumula pa yung bibig niya. Sinubukan nilang ilipat sa St. Luke's Hospital sa BGC sa Taguig pero namatay na ito doon. Sa death certificate ng biktima, lumalabas na ang kinamatay nito ay ang pagturok sa kanya ng naturang ospital. Ito po yung nangyari sa St. Luke's nung dinala na namin siya. Ito po yung doon po namin nalaman na huwag kayo mabibigla, 90% dying ng kapatid mo, sabi nila. Sinubukan namin kunan ng panig ang ospital pero tumanggi na silang humarap sa kamera. Iimbestigahan daw nila ang insidente at hindi na nila pababayarin ng pamilya ng biktima sa mga nagastos sa ospital. Pero ang problema, aabot naman sa mahigit 1 milyon ang naiwang utang nila sa St. Luke's Hospital kung saan namatay ang ginang kaya gusto rin nila itong ipasagot bilang danyo sa umunoy kapabayaan ng maternity hospital. Agad naming inilapit ang problema sa DOH na nangako naman ng agarang investigasyon. Mag-file muna na complain. So, sa amin, then ini-evaluate po namin yan. Pinapasagot po namin ang hospital. Then, ini-evaluate ulit. Then, kung kailangan na mag-finding, nagawin po namin. Kung mapapatunayan, posibleng makasuhan o maipasara ang hospital. Itunan po namin yan. Kung depending kasama sa Mel Petero at Alan Esguera para sa Tutok Tulfo COVID-19 update. Kim Formalino, Radyo Pilipinas. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan niyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.